Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Pagiging preselected sa mga kababaihan. Ano ba ang preselected? Simple lang, ang ibig sabihin ng preselected ay ikaw ay gusto ng karamihang mga kababaihan. Ibig sabihin, marami nagkakagusto sa'yo. Pangit, maganda, pero mas importante kung mga nagkakagusto sa'yo ay maraming magaganda. Okay? Bakit? Dahil ang nagagawa ng preselection sa kahit kaninong tao, kahit kaninong tao, babae o lalaki, o kahit anong bagay pa, okay? Ang nagagawa nito ay napipre-screen ka na. So, ibig sabihin, hindi na niya kailangan pa na i-screen ka ng todo-todo dahil napre-screen ka na. Okay? Parang yung nga, kung nga pupunta ka sa isang restaurant, di ba? Kung pupunta ka sa isang restaurant, ang unang-una mong gagawin ay titingnan itong restaurant na to kung marami bang kumakain dito, di ba? Pero kung nabalitaan mo na wala naman palang kumakain dito o let's say nag-walk-in ka lang tapos nakita mo na walang masyadong taong pumupunta doon, eh di binibigyan ka na kaagad ng idea noon na baka itong restaurant na to eh hindi masarap. O diba? Kumbaga na pre-screen mo na siya sa ganung bagay, parang sa YouTube. O diba? Pag pumunta kayo sa YouTube tapos chinek nyo ang isang channel, ang unang-una nating tinitingnan palagi ay walang iba kundi ang views at subscribers, di ba? Ganyan ang ginagawa natin. Sa oras na makita natin nakakonti ang comments at ang mga comments ay hindi magaganda at ang subscriber count pati na rin ang kanyang views ay mababa, sigurado mataturn off tayo at hindi na natin ipagpapatuloy ang panonood ng mga videos mismo dun sa channel na yun, right? So, yun ang tinatawag na pre-screen, right? Kumbaga, na-screen mo na siya, nasala mo na muna bago mo pa subukan. Dahil syempre, gusto mo munang malaman kung worth ba ito ng time mo. Diba? Kaya kung talaga bang mas maganda na unahin ko itong taon to, itong gamit na to, itong bagay na to, kaysa sa mga ibang options ko. At yan din ang rason kung bakit gusto ko magkaroon kayo ng maraming options, right? Para alam ninyo kung sino sa mga options ninyo ang the best. Okay? Kaya ang dapat ninyong gawin pagka o para maging preselected kayo, simple lang. Have options. Pagandahin ninyo yung status ninyo, patibayin ninyo. Okay? Dahil napaka-importante niyan. Okay? Bigyan ko kayo na example ng isang taong preselected kaso nga lang he fucked it up. Okay? But still, preselected. Okay? Siya si Mr. or Mrs. or Miss DJ Luño, okay? Yan si DJ Damuño na yan, yung gago na yan. Sayang, pre-selected siya sobra nung una, di ba? Alam mo naman mga tao, sipin mo nung time na yun. Lahat tayo naka-quarantine, di ba? Antayin nung time na yun. Lahat tayo, walang mapaglibangan, di ba? Lalo na yung siyempre mga babae, mabilis mabore yan. Emotional nga, di ba? Hindi katulad nating mga lalaki na logical na ang siyempre ang laman ng pag-iisip natin kung paano magsusurvive. Well, ilan lang. Ibang mga lalaki dyan, nagulat ako, nagsipag-tiktokan din at mas naging busy sa paglalaro ng games kesa unahin ang mga dapat unahin. Ngayon, nandito na sa channel ko, sinesearch ang mga Xbox videos ko. So, yeah, sa ibang video natin pag-uusapan yan. But anyway, DJ Luño, sumikat yan dahil sa quarantine. Dahil walang ginagawa ang mga tao at nagsasayaw ang tarantado, right? So, dahil ang daming nagkukukomment, nagwapo raw si Gago, na malakas daw ang dating, at dahil sikat na sikat siya noong time na yon, ultimong pati, si Ivana Alawi, na-attract niya, hindi nagkagusto sa kanya, na-attract lang niya. Kumbaga, nakuha niya atensyon, right? Pero, yun nga, since na-attract niya si, pati si Ivana Alawi, at naging
naging ganun siya ka-attracted sa mata ng karamihan. Ngayon, itong mga babae, lahat na lang na makakapanood nito, ang buong akala nila, talagang high value male si Tarantado. Pati ba naman si Ivana Alawi? Di ba ma-attract mo? Di ibig sabihin nun, maraming may gusto sa'yo. Ngayon, nagkakaroon ngayon ng pagiging nagiging misteryoso ngayon si Tarantado. Ngayon, itong mga makababaihan na mga unti-unting lalong nagiging misteryoso si Tarantado at ang daming may gusto, ang daming ngayon gustong makisali. Monkey see, monkey do. Kahit ako, kahit ikaw, ganun tayo, di ba? Kung sino ang sikat, sino ang gusto ng lahat, dun syempre tayo. Okay? Kaya importante ang pagiging preselected. At para maging preselected ka, napakasimple lang ng dapat mong gawin. Na-mention ko na to. Dapat mo lang mag-self-improve, maging tunay na alpha, magkaroon ng maraming babae sa buhay mo. Okay? Para malaman ng babae na yan, na ikaw, o kung sino ang babae na ina-attract mo, na ikaw ay preselected. Kumbaga, walang problema sa'yo. Kaya, pag nagawa mo yon, sigurado plus na kaagad sa'yo yun. Yan ang preselection. Napaka-importante niyan. Napaka-importante sa babae na maayos ang iyong social life. Dahil ang babae, malaki ang pakinila dyan dahil yan sa resources na kaya mong ibigay sa kanya. Isa pa yan na nabibigay ng pagiging preselected sa'yo. Hindi lang sa mga kababayan. Let's say, preselected ka rin ng karamihang mga kaibigan mo. Dahil ang katunayan nun, kung meron ka mga kaibigan na meron kang koneksyon, ang ibig sabihin nun, ikaw ay may social proof. Ibig sabihin, proven ka na maayos kang tao, matino ka, at higit sa lahat, may kumpiyansa ka dahil hindi ka magkakaroon ng ganung karaming kaibigan o kahit kababaihan kung wala kang kumpiyansa. At uulitin ko, ang kumpiyansa ay ang pinaka-importanteng factor na pwedeng magbigay sa'yo o kayang magbigay sa'yo ng mga kababaihan, hindi kahit ano paman. Ang rason lang kung ba't attracted ang babae sa pera o sa kung anong mga bagay, sa itsura mo, sa pananamit mo, sa kung ano bang meron ka, ay dahil, at lalo na kung preselected ka, dahil yan sa kumpiyansa. Dahil yan ang hinahanap ng babae. Isang lalaking may malakas o mataas na kumpiyansa sa sarili dahil alam nito na kung ang lalaking yan ay may mataas na kumpiyansa sa sarili, sigurado na marami siyang kayang gawin at mataas ang kaya nitong abutin. Dahil yan ang katotohanan. Dahil lahat tayo ay nandito sa mundo para mag-survive. Kaya you have to make yourself preselected by many. Not just 5, not just 10, but more than fucking 100 if you can. Alright? So remember that. Importante ang maging preselected ka. By the way, para hindi lang kayo maguluhan, do not fucking follow or idolize DJ Luño. He's a fucking simp. He's a beta male. Okay? Hindi alpha male yung gago na yun. Nakita nyo paano siya nag-abul dun kay Ivana Alawi nung tinabla siya ni Ivana Alawi. See? That's not a fucking alpha male. Pinapaalam niya kunyari na mahal-mahal niya doon sa video niya. Ang rason lang naman kaya niya ginagawa yun ay dahil alam natin na nagpapapansin siya dahil nireject ang putang ina. Dahil kung talagang high value si Gago at tinitest lang siya ni Ivana Alawi nung time na yun, alam mo dapat niyang gawin? Dapat wala siyang pakit, tinatikuran lang niya. At hindi niya dapat inamin kung anong tunay niyang nararamdaman dahil hindi ganon makukuha ng isang lalaki ang babaeng ginugusto niya. Dahil mali mo, gusto rin siya ni Ivana. Kaso nga, ang problema, ang putang ina, naging pussy dahil natakot siya na mawawala yung best option niya, naging supot ulit ang Tarantado. Kahit na napakarami niyang options na in love si Gago sa iisang babae. Kaya ngayon, balik sa pagsasayaw at pag-discuss ng mga tungkol sa vaccine ng COVID-19 ng Tarantado at higit sa lahat dahil sa mga ginagawa niya, marami nang na-turn off na kababaihan, pati mga kalalakihan na asar na sa Tarantadong DJ Damuño. Okay? So guys, class dismiss! Lagi niyong tandaan, magpayaman, unahin ang sarili, at sumibak na marami po tayo. Peace!
I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.